Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ang iyong maaasahang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan, ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nang kapanahonan ni Akas na anak ni Hotam at apo naman ni Osias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Resin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias, hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambahayan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaias, isama mo ang iyong anak si Sair Hasub at salabungin ninyo si Akas. Matatagpuan niyo siya sa may dulo ng padaloy ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas sa daang patungo sa bilar ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Resin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel, at ang anak ni Remalias at kanyang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukuin natin at sakupin, papaghariin natin doon anak-anak ni Tebel. Akong Panginoon ang nagkasabing hindi na ito mauulit. Pagkat ang Syria ay mahina pa sa Damasco, na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Resin. Ang Israel naman, mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod.
Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon, dapat papurihan sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot, sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakakatulad ng pangamba nila ay ang pagluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay, kanyang winawasak ang naglalakihang barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang, ginawan niya ng maraming kababalaghan, sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Korazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Kapernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo, narinig natin yung pahayag na kung saan ay sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalaghan. Sinumbatan. Ano po ba yung pinanggagalingan kung bakit
nanumbat o isinumbat ni Jesus yung kanyang ginawa sa mga bayang ito. Minsan po tayo, no, sa karanasan natin, may mga tao tayong tinutulungan. May mga tao tayong, minsan tayo mismo ang nagkukusang tumutulong, o kaya naman sila yung nakiusap na sila ay tulungan. At tinulungan naman natin, no? Yun nga lang talagang, yung bang gusto ko lang damahin natin yung nararamdaman ni Jesus, no? Kasi nandun lagi yung nanghihinayang tayo kasi binigyan na natin ang pagkakataon, binigyan na natin ang tulong, lahat naman handa tayong tumulong, kaya lang nadidisappoint tayo, hindi sa ayaw na natin tumulong, kundi nadidisappoint tayo dahil hindi sila nagbago. Gusto natin silang iangat, no, matulungan makapagbagong buhay, pero nang tinulungan mo, di ba may mga pagkakataon na sinayang, may mga pagkakataon na hindi pinahalagahan, kaya tuloy, meron tayong parang hindi sa madamot tayo, kundi andun yung nanghihinayang tayo eh. No? Kung sa iba na lang itinulong, baka, no? Baka mas naging okay pa eh. So, iyon yung ating karanasan. Pero kung tayo naman, makikinig tayo sa sinasabing ito, hindi dahil galit si Jesus, no? Kundi mapagnilayan din natin na deserve ba natin yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos? Deserve ba natin ibigay ng Diyos yung mga hinihingi natin? Sabi nga lagi, no? Kung sa iba ibinigay yan, sa tingin mo, mayroon bang, para bang pag humarap ka sa Poong Nazareno, sa tingin ba natin, masasabi rin niyang sayang, no? Nangihinayang ako. Kasi ang hangad ng Poong Nazareno, sa bawat biyaya na binibigay sa atin, tayo ay mas maging mabuting tao. Yun yung hangad eh. Pero tingnan mo, baka binigyan ka ng pagkakataong umasenso, nagiging mabuting tao ka ba o nagiging maramot ka? Nagiging mapagbigay ka ba o nagiging makasarili ka? Ito'y isang paanyaya para mapagnilayan natin. Nitong mga nakalipas na taon, baka bumabalik din tayo sa dati. Yung isabong, sugal, bisyo, pagwawaldas. Baka pwedeng pag-isipan natin ng mabuti ito. Marami bang biyaya na nasasayang dahil hindi natin pinahalagahan? So damahin natin yung ano, no? Yung puso, no, nitong mensahe ng Ebanghelyo natin. Kasi laging ang goal, mas maging mabuti sana tayo. No, makita natin yung ating kakulangan at yung pangangailangan na magsisi at tumalikod sa ating mga maling gawain. Hindi po magdadamot ang Diyos. Nga lang, sabi dito sa Ebanghelyo, nanghihinayang lang siya kung hindi natin ito pahahalagahan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Matiisin ang Diyos at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ang ating pong itutugon, panibaguhin mo kami, Panginoon. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang Kristiyanong nananalig,
naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Iyong may mga pusong hungkag at nanlalamig, naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Ang mga namayapa, naway masayahan sa maliwanag na bukanliwayaway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panibaguhin mo kami, Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak ka din na pa'y sa tanan, ay nagbibigay buhay, nilayang kaloob mo, ay aming inahalay, aming hiling magpapalat, buhay na manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, ingon pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaan, loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At papalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuno ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo.